Hirapan itinda ng mga tao. Kukunin nyo lang basta-basta. Ayun, bawal nga ba magtinda outside of shop? Namimili kung ano madali damputin. Nakita mo siya, magnanakaw talaga sila. Pwede naman ipasok. What's up guys? Ako nga pala si Cedric. And for today's topic, saan nga ba dinadala yung mga nahuhuli sa clearing operation? Kasi feeling ko nami-misinform na yung public kasi hindi rin namin napapaliwanag eh. Kasalanan namin yun kasi nakafocus kami dun sa mismong aksyon na nangyayari sa kalsada para mas makita nyo kung ano ba yung kaganapan kapag nagkakandak ng clearing operation ang lungsod ng Maynila, lalo na ang DPS, engineering at hawkers, di ba? Kasi kapag nagkakaroon po ng massive clearing diyan sa isang lugar katulad ng Baseco, is talagang focus kami kung ano ba yung mga nangyayari. So ngayon ipapaliwanag natin kung saan dinadala yung mga nahuhuli sa clearing operation. Pero bago yun, basahin muna natin yung mga komento ng netizen sa nangyayaring clearing operation na aming ina-upload lagi sa daily upload namin. Ayan. Umpisa natin kay Joel Yamado. Wala namang masama maghanap buhay. Ilulugar lang sana pag pagdaanan ng tao, wag sana maglagay ng paninda. Ayun, isa yun sa mga halagang dapat gawin ng mga vendors kasi talagang kapag sidewalk, talagang kukunin yan. So, kailangan ibigay natin sa tao yung daanan, lalo na yung sidewalk. Kasi kawawa naman yung mga matatanda, diba? Kapag dumaan sila sa kalsada, mamaya mahagip sila. So, next naman tayo kay Sid Borromeo. Ayan. Oh, matindi tong komento niya. Magnanakaw talaga sila. Pwede naman ipasok, tapos hati-hati na sila siguro. Kita inaagaw ang mga gamit at tinda. Ayan. Sabi naman ni Wavemaker, nagkomento siya doon, kasalanan ng mga tindero yan. Alam na nila na kinukumpiska ang mga paninda na nasa bangketa, pero matigas pa rin ang ulo nila. Sana magtanda sila at hindi na magtinda sa bangketa. Ayan, eto naman kay Star Sky Hutch, namimili kung ano madali damputin. Nakita mo selective ba? Ayan, tanong natin kung selective ba talaga panguhuli ng DPS or engineering hawkers. Sa totoo lang po, hindi. Dahil sa totoo lang, pinagbibigyan silang alisin yung mga paninda nila. Kaya kung makikita nyo sa videos namin, is warning bago sila bago hulihin. Ang sabi pa nga doon ni Boy Maso is, itabi nyo na yan, kundi kukunin ko yan. Pinagbibigyan sila kaso ayaw itabi, kaya kinukumpiska na. At isinasakay na sa truck agad yung mga paninda na ayaw nilang itabi kasi sagabal talaga sa kalsada. Ayan, sunod naman tayo kay Marilu Spyro. Ayan, good job clearing team. Mga paninda outside the shop, kunin lahat, dapat sila magtanda. Ayun, bawal nga ba magtinda outside of shop? Kasi sa totoo lang, kapag may pwesto ka na, huwag mo nang ilabas yung paninda mo. Diba? Kasi meron ka ng pwesto sa loob, malaki na yung pwesto mo sa loob. Huwag mo nang sakupin yung sa sidewalk, lalo na kapag magsasabit ka, paano kapag may matamaan yan, may maumpog, hindi nakatingin, naumpog siya doon, diba? Kapag ka nasa gilid, diba? Kaya kailangan, doon lang talaga sa loob ng property mo, o inuupahan, dapat mong ilagay yung yung item mo na tinda mo. Ayan. So, dako naman tayo kay David Christian. Ayan, pinaghihirapan itinda ng mga tao, kukunin nyo lang basta-basta, kakarmahin din kayo. Sa totoo lang, ang engineering po, ayan, HD1, Highway Division District 1 at DPS, Hawkers at QRT is nagtatrabaho lang po sila ng maayos kasi yun po yung batas, diba? Ipinapatupad lang po nila yung batas. Talagang merong dapat banggain eh, sa totoo lang. Kasi hanggat walang nagpapatupad ng batas, walang susunod sa batas. Kaya kailangan po talaga nilang gawin na hulihin yung mga item or yung mga paninda ng mga vendors, lalo na kapag pasaway, diba? So kailangan nilang gawin iyon para ang tao ay sumunod sa batas, diba? So dito naman tayo kay Chow Chow Chuka. Ayan, ganda ng pangalan. Hindi na rin maganda ang mga ginagawa ng mga clearing operation kahit nakataas kinukuha. Parang mga magnanakaw na, tapos sila yung makikinabang hindi naman nakababahala, nakataas na mga kawatan kayo. Hindi ba talaga nakakasagabal yon? So, hindi natin pwedeng sabihing hindi nakakasagabal kasi mamaya, mapigtas yung tali, mahulog sa ulo na nung dumadaan.
'di ba? So kailangan talaga natin kumpiskahin lahat na nakasagabal sa daanan, 'di ba? Kung hindi natin gagawin 'yan, mangyayari ulit yung mga vendors na nagtitinda sa kalye bago umupo si Yorme, 'di ba? Halos hindi na makadaan yung sasakyan eh. Kasi walang nanguhuli na araw-araw clearing operation, walang ganoon eh. So kung ipagpapatuloy na ganto ang sitwasyon na nakahambalang sa daanan, hindi uhulihin, ano na lang mangyayari? Maharangan na naman ang daan. Mahihirapan na naman dumaan ng mga tao, 'di ba? So hindi naman pwedeng mangyari 'yon. So kailangan talaga natin ipatupad ang batas. Sabi pa dito, mga magnanakaw raw po ang clearing operation. Mamaya ipapaliwanag natin kung saan napupunta yung mga kinukumpiska ng clearing team. Ayan. So sabi naman ni Jack Liakas, mali ang ginagawa nyo pag nanakaw yan, kala mo kung sino. Hindi po mali ang ipatupad ang batas. So ano yan eh, kumbaga sa pulis tungkulin nila yan eh, bilang public servant. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno katulad ng DPS, engineering, hawkers, QRT, tungkulin nila yan na ipatupad ang batas. So walang mali doon, 'di ba? Kahit nga magsumbong kayo sa pulis eh, na kinuha yung paninda nyo, hindi mali yun, hindi kayo papansinin ng pulis kasi alam ng pulis na protocol yun na galing sa mayor's office. Meron pa dito sabi ni 2B, ayan, illegal vendors lang ba ang dapat parusahan? Hulihin din, tikitan, itaboy, balaan ng mga illegal na namimili sa bangketa. Kung ikaw namimili ka ng illegal sa bangketa, salot ka din ng lipunan. So mali po yun, mali. Sa totoo lang, kasi hindi naman kasalanan ng mga namimili na bumili sila doon sa vendor. Hindi naman sila ang nagpapwesto doon sa vendor na sige diyan ka pumwesto sa bangketa. Hindi naman mamimili, kundi sariling desisyon ng vendor po yun. So ang lang doon, ang illegal lang doon yung pwesto ng vendor. Pero yung binibenta ng vendor, hindi po illegal yun. Ayan. So paglilinaw lang doon ha, kasi baka mamaya ma-misinterpret ng mga tao na illegal rin po yung ibinibenta nila. Hindi po. Hindi po illegal ang binibenta nila. Ang illegal lang yung pagpwesto nila sa sidewalk. Ayan. Kaya hindi po pwedeng hulihin yung bumibili o mamimili. Diba? Kasi hindi naman nila kasalanan doon pumesto yung vendor. Ayan. Sabi yun ay 2B. Ayan ha. Sabi ni Lilia Flores, sa mga may establishment, bakit kailangan nyo pa ilabas ang paninda? Kaya ginagaya kayo ng mga illegal na vendor. O nga naman, kasi may pwesto na kayo, bakit kailangan nyo pang ilabas o i-extend yung mga paninda nyo, tapos pag nahuli, magagalit kayo. So, I'm not against sa mga vendors. Kailangan lang talaga natin na ipaliwanag to eh. Kasi kung walang magpapaliwanag, walang makakaintindi. Sabi ni Anita Chua, mali yung kukunin yung paninda. Wala pong mali sa kukunin ng paninda. Lalo na kung ipinatutupad ang batas. Kasi kung walang magpapatupad, kagaya ng sabi ko, walang susunod. Ayan. Sabi pa ni Mona Lisa, sinagot siya, ano ang gusto mo? Puro pakiusap na lang? Alam na nila yan. 3 years na ang lumipas pero ayaw pa rin nila sumunod. Tama. Ilang taon na si Yorme pang nakaupo. Ngayon si Mayorahan nila kuna na. Ayaw pa rin sumunod ng mga vendors. Diba? So, kailangan talagang i-clear ang kalsada para magamit ng taong bayan at hindi lang ang vendor sa makagamit. Kasi para sa taong bayan talaga yung sidewalk eh. Diba? Delikado po kasi talagang maglakad sa kalsada. Kaya nga po, ginawa yung sidewalk eh para sa tao, hindi para sa vendors. Ayan. Diretso naman tayo kay Derek Dino. Bakit ba pag binanggit ang pangalang pulis, dapat ba tayong matakot? Diba dapat mahiya tayong banggitin ng pulis kung nasa mali tayo? Tama, tama ka Sir Derek Dino. Kasi sa totoo lang, alam ng pulis yan eh, na nagkakandak ng clearing operation ng government. Government din ang pulis eh. Diba? Kahit na sabihin mo magsusumbong ka sa pulis dahil kinumpis ka yung gamit mo, walang magagawa yung pulis. Hindi ka papansinin niya, mapapahiya ka lang. Kasi alam nila yan eh. May may go signal yan ng mayor's office. Ipinapatupad yan ng local government yung pagki-clearing sa kalsada. Ayan. Diretso naman tayo kay Andres Ripalda. Ayan. Ang hirap, may pwesto na, bakit kailangan pang mag-extend ng paninda sa labas ng pwesto? Alam naman nilang bawal eh. Totoo, bakit nyo kailangan i-extend pa? Tapos kapag kinumpis kayong gamit nyo, sasabihin nyo hold upper. Hindi naman dapat ganun. Dapat irespeto nyo yung batas. May batas dito sa Maynila. Diba?
dayo na nga lang kayo, sasabihin nyo pa yung holdupper ang government. Kasi, di ba, kawalan ng respeto yun eh. Nilalabag nyo na yung batas eh. Dito naman tayo kay Makibalita TV, ayan o. Sa mga nagsasabi nagnanakaw ang clearing operation, kung hindi kayo nakatira sa tondo o paligid ng lugar ng Divisoria, wala kayong karapatang manghusga. Totoo yan. Ayan. Sabi naman, sinagot siya ni Russell Labaro. Mga magnanakaw talaga yung mga taga DPS na yan. Yung kapitbahay nung bayaw ko na nag-work sa DPS, tatlong buwan pa lang daw kompleto, nasa appliances ang bahay sana all. Hindi totoo yan. Isa na namang paratang, Mr. Russell Labaro. Ayan. So, dumiretso na nga tayo dun sa sinasabi nilang saan napupunta. Yung kinokumpiska ng DPS, QRT, hawkers, at engineering. Pumunta muna tayo sa hawkers kasi dun ako unang sumama sa clearing operation. Ang hawkers po, kapag nagkumpiska ng mga gulay, ng mga prutas, ng mga kariton, mga ano, kape, yung mga paninda sa sari-sari store, i-dinodonate po yan sa MDSW. Ayan, Manila Boys Town, dinodonate po nila yan. Kasi hindi na pwedeng ibalik yan sa kalsada. Dahil po, mahihirapan na naman sila, huhulihin na naman nila yan. Diba, paulit-ulit na lang, nakakapagod na. Kaya, yung mga pagkain na nahuhuli po nila, i-dinodonate po yan sa MDSW, Manila Boys Town, at ang pagkakalam ko, City Jail, para ipakain sa mga preso at sa mga ano, street dweller na nasa pangangalaga ng gobyerno. Diyan po nila inilalagay yan. Yung mga kariton naman po, sinisira po nila yan. Kung manonood kayo ng mga vlog ko, kasi ang una ko pong sinamahan na clearing operation team ay ang Manila Hawkers. Sinisira po nila yung mga kariton na nakukumpiska nila. Kasi hindi na nga pwedeng ibalik sa kalsada dahil parang nakikipaglaro lang sila kung ibabalik na naman nila yan. Kaya, ang ginagawa pong solusyon dyan, dinodonate at sinisira yung mga kariton. So, dumako naman tayo sa DPS. Sa DPS po, sa pagsama ko po sa District 1 DPS, bago sila manghuli, nagwa-warning muna sila. Itabi nyo yan, araw-araw itabi nyo yan, araw-araw itabi nyo yan. So, hindi po nila basta-basta hinuhuli yung mga nagtitinda. Bakit po? Kasi kinukonsider nila yung kabuhayan ng mga tao. Kawawa naman po kasi. Totoo po yun, kinukonsidera nila yan. Yung kabuhayan yan, mga nagbebenta ng gulay. Alam yan ng mga nagtitinda sa Carmen Planas. Hindi sila hinuhuli. Diba? Nagbablog ako dyan. Hindi sila pwedeng tumanggi. Diba? Hindi sila hinuhuli ng DPS. Pinagsasabihan sila na itabi para may daanan in case of emergency. Pinagsasabihan sila araw-araw po ako nagbablog kasama ang DPS. Ngayon, kapag ka hindi talaga sila sumusunod, magkakaroon po ng report. Makakarating sa taas. Ngayon, magbababa ng utos ang, sabihin na natin, head o hepe ng DPS na kailangan i-clearing yan, hulihin ang dapat hulihin. So, dun lang po sila huhuli ng mga illegal vendors. Depende pa yan kung sinabi ng hepe na hulihin pati yung mga paninda. Meron po kasing time na hulihin nyo lang yung mga pinagpapatungan, mga crates. Merong ganong panahon. So, kadalasan kasi ang hinuhuli lang yung mga crates. Pero, kapag kasobra na talaga, hinuhuli na pati paninda. So, ganon rin po ang nangyayari. Minsan po, ibinabalik po yan sa mga nagtitinda sa vendors. Ang ginagawa po dyan, kung hindi ibabalik, idodonate sa MDSW, sa Manila Boys Town at City Jail, ang pagkakalam ko. Pero kapag nagpunta po ang vendors, pagagawin sila ng sulat, pipicturan, at kung makita ulit yung paninda nila na nakakalat dun sa kalsada or illegal na naman yung pwesto nila, huhulihin yon. Kahit na pumunta po sila sa opisina, hindi na ibabalik yon. Yan. Tapos po, yung mga crates na nakukuha, mga kariton, mga gamit, yung mga kulungan ng manok. Ayan. Pagkatapos po namin mag-clearing, diretso po yan sa bitas. Tinatapon na po yan, hindi yan sinisira, tinatapon diretso yan. Hindi po yan ibinibigay sa iba or binibenta or inuuwi ng DPS, hindi po. Diretso yan, tapon. Ayan. So, punta naman tayo sa engineering. Katulad niya, nagkandak po ng clearing operation kahapon. So, sa Divisoria, ang dami natin nahuli, mga batsa, mga towel, lagayan ng cellphone, mga charger, yan. Nakapaghuli tayo, mga bisikleta.
So pagdating po sa opisina yan ng engineering, ino-audit yan. Ino-audit kung ano yung mga nahuli. So kapag may nagpunta doon na vendors na i-claim yung ano yung paninda niya, katulad po ng sabi ko, pagagawain ng sulat, ipicturan, at kung makita po ulit yung paninda niya sa illegal na pwesto, kukumpiskahin, sisirain, itatapon. Yan po ang proseso. Kapag may nahuli naman pong pagkain, i-donate po yan. Hindi po yan inuuwi ng engineering. Diba? Pipicturan po sila doon kung sakaling maklaim nila yung item nila or yung paninda nila. Pipicturan sila papagawain ng sulat. Kapag nakita ulit yung paninda nila sa kalye, itatapon, sisirain. So yun lang po yung ating vlog kasi maraming naguguluhan kung saan po ba napupunta yung mga hinuhuli ng engineering, hawkers, QRT at DPS. Doon lang po napupunta sa pagtatapon, pagdodonate at paninira yung mga nahuli ng gobyerno. Ayan. So sana nagustuhan nyo yung topic natin for today's video. Ayan. At sana naliwanagan kayo. First time ko kasing gawin to dito sa bahay at first time ko rin na magbasa ng mga comments. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa atin at sumusuporta. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Paalam. Ngayon, susunod ulit.